Skizo. Sa timog ng Cadia Riverlands, matatagpuan ang isang magandang lupain kung saan naninirahan ang sibilisasyon ng Ba at Shu. Lupain ng kasaganaan ang tawag ng mga katutubo sa lugar na ito. Ang Tangmen, isang pangkat na kilala sa kanilang paggawa at paggamit ng mga patagong sandata, at sila ay nagmula sa lupaing ito. Gayunpaman, nalaman ng bagong pinuno ng Tangmen na maraming tao ang madalas na gumagamit ng mga sandata nila para gumawa ng masama, at ito ay taliwas sa layunin ng pangkat. Dahil dito, siya ay nagpasya na buwagin ang pangkat ng Tangmen at mamuhay sa isang malayo at tahimik na lugar kasama ang kanyang anak na babae. Mula sa kapanganakan, nanirahan si Wanwan kasama ang kanyang ama. Ang kagubatan ang kanyang naging tahanan at gumugol siya ng maraming oras sa pangangaso at pagsasanay. Sa kanyang 5th kaarawan, binigyan siya ng kanyang ama ng mga espesyal na karayom bilang regalo. Ang mga karayom na ito ay mula sa isang partikular na pilak na matatagpuan sa ilalim ng dagat, at sa araw na iyon din, ikunento ng kanyang ama ang kasaysayan at pagkawatak-watak ng mga Tangmen. Pinaliwanag niya rin na ang mga karayom na ito ay isang mahalaga at lihim na sandata na nilikha ng mga Tangmen. Ang 81 karayom na ito ay ginagamit ng mga Tangmen upang lumikha ng malakas at nakamamatay na sandata. Subalit, sinabihan siya ng kanyang ama na dapat gamitin lamang ang sandata kung siya ay nasa panganib. Iyon ang unang aral na natutunan niya sa kanyang ama. Isang araw, habang naglalakbay sa kagubatan, napaligiran si Wanwan ng mga mababangis na hayop, at sa pagdamba sa kanya ng mga hayop, isang misteryosong lalaki ang biglang nahulog mula sa langit at binabagsak ang mga umaatake sa kanya. Pagkatapos ay bigla na lang nawalan ng malay ang lalaki. Napansin ni Wanwan na ang lalaki ay puno ng galos sa katawan na tila bang galing sa isang matinding labanan. Kinaladkad ni Wanwan ang walang malay na lalaki pabalik sa kanilang bahay, at dito inalagaan nila ang lalaki hanggang sa manumbalik ang lakas nito. Sa mga panahong nanirahan sa kanila ang lalaki, napalapit si Wanwan dito. Itinuro ng lalaki kay Wanwan ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, at kwento din nito ang kanyang mga pangarap at hangarin sa buhay. Ang lalaking ito na kung tawagin ay Black Dragon. Plano ng Black Dragon na libutin ang buong Land of Dawn upang humanap ng mas malakas pa na kapangyarihan upang protektahan ang Cadia Riverlands sa paparating na mas malaking panganib. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya kay Wanwan ng isang regalo, ang Dragon Pearl. Ito mismo ang espiritu ng Black Dragon, at sinabi sa kanya na sa hinaharap kapag nagkaroon ng solar eclipse, maaari niyang hanapin ang Black Dragon gamit ito. Labis na ikinalungkot ni Wanwan ang kanyang pag-alis. Makalipas ang 10 taon, lumaki na si Wanwan. Ang kanyang kasanayan sa paggamit ng darts ay naging perpekto, na kaya niyang hatiin ang isang patak ng tubig mula sa malayo. Sinabihan siya ng kanyang ama na huwag ipakita sa iba ang kanyang kakilakilabot na kakayahan at umiwas sa gulo. Ngunit masyadong mapusok si Wanwan dahil gusto din niyang maglakbay sa Land of Dawn. Isang araw, nagpaalam si Wanwan sa kanyang ama upang simulan ang kanyang paglalakbay. Walang magawa ang kanyang ama, kaya't ibinigay na lang niya ang pinakamalakas na sandata ng mga Tangmen, ang Crossbow of Tang. Isang sandatang kayang magpaulan ng maraming mga palasok. Isang nakakatakot na sandata na lalong lumalakas kapag mahusay ang gumagamit. Sinimulan na ni Wanwan ang kanyang paglalakbay at paghahanap sa Black Dragon. Subalit, lingid sa kaalaman niya ay ang Black Dragon pala ay may madilim na plano. Ito ang simula ng pagbuo ng mga Oriental Fighters. Abangan kung paano magsasalubong ang landas nila Wanwan, Baxia, Ling, Zilong, Luo Yi at Yu Zhong sa mga susunod na episodes. Siya nga pala, kung gusto mong maging content creator, nasa description ang link ng setup ko. Shoutout kina yours truly, Karen, Gameplay MOBA Guinevere user,
I'm Not Even Here, Senpai Litten, L. Joyce Francisco, at Reggie Mendaros. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta. Mag-like, comment at subscribe at abangan ang susunod na episode. Ako si Schizo at hanggang sa muli nating Usapang Gaming.